puriso ka, itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o mapuriso ka, itaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhob namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng puni ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi,
hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagip na sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo. Napasigaw siya, "Ama ko, ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang taong may tiwala sa may kapal. Puon ang pagpapala mo'y iyong ilaan. Sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapan. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapan. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapan. Magsitayo na po ang lahat. Sa akin ang mamahal, tutupad sa aking aral, ama at ako'y mananahan. Alleluia, sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kung naglilibos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot. Tulad ng mapagpaimbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ito po yung mga serye ng turo ng ating Panginoong Hesukristo sa sermonya sa bundok na kung saan doon din natin narinig yung 8 Beatitudes at yung iba pang mga turo para sa mga alagad. Mga kapatid, ating pong ilagay ang konteksto ng bawat sinasabi ng ating Panginoon si Kristo. Gusto lamang niyang makita natin ang malalim na pagpapakahulugan ng ating ginagawa at ito'y sakto sa intensyon natin, hindi sa ating atensyon. Kung kaya nga po pinapaalala sa atin ng ating Panginoon si Kristo, itong mga bagay, marinig natin ito ngayon. Bagamat madalas natin itong naririnig tuwing Merkulis ng Abo o sa loob ng Kwaresma, ang pag-aayuno, pagbibigay ng limos at pagdarasal. Ibig sabihin po, hindi po ito seasonal namang nating ginagawa na tulad ng mga ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma at sa Semana Santa. Ibig sabihin na kahit itong araw na itong ordinaryo, ipinapakitat sa atin, ipinapayag sa atin ng ating Panginoon sa Kristo dahil ito po yung ating mismong galaw ng ating pagiging Kristiyano. It is the way of life. Hindi po sa tuwing Kwaresma, sa tuwing Semana Santa lamang ako naglilibos, sa tuwing Kwaresma at Semana Santa lamang ako nag-aayuno at nagdarasal ng taimtim. Hindi po, araw-araw ito yung ating galaw na ibig sabihin, it is a way of life nating mga Kristiyano o mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Pansamantala natin siguro i-address ang tatlong bagay na ito ng ating ginagawa sa pagiging Kristiyano. Halimbawa, sa ating pagdarasal, ng pagpapakahulugan po nito is tinataas natin sa Diyos ang ating puso at isip. Alam po natin, marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong iniisip, marami tayong ginagawa, yung ating mga damdamin, marami samut-samut-sari ang ating ginagawa. Pero kakaunti yung panahon ng ating ginugugol sa pagdarasal o ang koneksyon natin sa Diyos. Di po ba binigyan tayo ng 24 hours a day? Na kung ating titingnan, madalas po nating narinig sa ibang mga tao, wala na akong panahon magdasal. Ang panahon po ay patuloy natin na ginagalawan. Ibig sabihin, we cannot even manage the time. Hindi natin na ma-manage ang time kasi kahit ako'y nakatayo dito at kayo nakaupo dyan, gumagalaw ang panahon. Ang atin pong namamanage ay ang ating mga energy within the time frame. Kung kaya, kung hindi mo aayusin ang energy mo within the time frame, halimbawa kung 24 hours, at sasabihin, wala kang panahon sa Diyos.
Di po ba't karanasan din natin na pag tayo po ay na-corner ng ating pagkatao, tayo nagkakaroon ng problema, tayo ay may dinudulog sa Diyos dahil sa mga kamag-anak nating may sakit o mismong tayo'y may sakit, ano po ang ating ginagawa na para pong compromise sa Kanya? Sasabihin natin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng time. At pag meron ako, ako'y gagaling sa aking karamdaman, igugugol ko ito para sa paglingkod sa iyo. Now, you understand what the time is. Now, you understand what your energy is. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na tuloy na biging conscious ka na ikaw'y na-corner na sa iyong pagkatao. Otherwise, kinakalimutan mo siya. Again, this is a way of life na ang dasal ay ating buhay at ang buhay ay ating mismong dasal. Nadala-dala po natin yan within 24 hours na kahit tayo natutulog, ito po ay full expressions natin ng ating mismong connection sa Diyos that we all raise it up in trust ourselves to Him. Dasal. Dapat hindi mawala sa atin. Ito'y ating hinga. Ito'y ating hininga. Ito'y ang ating buhay. Huwag kaligtaan. Kung hindi ka na makapagdasal, para mo na rin pinuputol ang buhay mo o koneksyon sa may likha. Pag-aayuno, of course, hindi lang po dahil kinukonsidera natin ang atin mga katawan na kailangan natin mag-fasting, mag-diet. Hindi po. Ang atin pong iniisip dito, hindi po ito pinagbabawal, kundi ayaw nating tayo kontrolin ng ating mga kinakain. Di po ba, pag tayo ay na-depressed, pag tayo nalungkot, ang iba hindi kakain at invite kumakain ng lubusan. Ibig sabihin, these are all external things that connects to the body that allowing them na ikaw ay kanilang mamamanipula ang iyong mismong pagkatao. At is na para mo pang ginagawa silang mag-control sa buhay mo. It is the other way around. You will be the one who will control ng iyong mismong pangangailangan ng iyong katawan at hindi ang katawan ang nagkukontrola sa iyo. So we need discipline. Okay po, ang pangatlo, ang pahapyaw, ang pagbibigay ng limos. Pagtulong sa kapwa. Hindi po ito dahil lamang gusto mong makita ka. Kadalasan po, alam natin yan, pag merong mga eleksyon, dahan-dahan ang lumalabas, nagpapakita ng pagtulong. Pero ang intensyon ay para lamang makita sila at ang atensyon ang gusto nila. No? Atin pong ilalagay sa sakto, bakit tayo tumutulong sa ating kapwa? Dahil pare-pareho lang po tayong nagtutulungan. It is not because I am powerful. It is not because I am wealthy. It is not because I have abundance in life. Dahil ako tutulong. Tutulong ako because this is the nature of ourselves that we came from God. God is generous. So that's why I am His creature that I should be also generous. Ibig sabihin, likas po sana sa atin ang mapagbigay dahil kaloob po ito ng lahat sa Diyos. Ang lahat ng ating tinatanggap ay wala naman po talaga tayong investment dito sa mundo. Ang iba'y magaling dumiskarte, ang iba'y mahina, kaya tutulungan ang mahina nang hindi mo pa pinaangat ang iyong sarili. Na ibig sabihin, many of us would think about to be attended to dahil gusto nilang mapagbigyan ang kanilang atensyon. Hindi yung intensyon na ang Diyos ang pinagmulan ng ito. Kung kaya po, kung ibibigay mo ng buong puso ng buong kalooban na hindi mo na ipapahayag. Iba din po ito sa konteksto na sinabi minsan ng ating Panginoon Jesucristo, ipapahayag mo sa sanlibutan. Dapat naman ipahayag mo sa sanlibutan. But this is also po to glorify God sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami po sa atin, ipinapahayag ang kanilang mabuting ginagawa
Pero naman ang intensyon ay to seek attention para sa kanila at ang intensyon ay kakaiba para lalong mas mabigyan sila ng attention at hindi na po yung para sa Diyos at sa kaluwalhatian ng Diyos. In the sense, we have to understand, sisters and brothers, that we have nothing in this world. All that we have is from God. Kaya po yung ating ginagawa is just to extend this generosity of God. God is generous and therefore I have to be generous. At ito'y babalik din sa pagbigay natin ng kaluwalhatian ng Diyos at ibibigay sa atin ang kung anumang biyaya at lagi natin po itong ibinibigay lang din ang bawat biyayang ating natanggap. Ibig sabihin, there is an overflowing grace of God. Na halimbawa po, pag nabubuhay lang tayong lahat sa 1,000, umiikot sa atin ang 1,000 para mabuhay tayo. Pero kung merong isa, dalawa, kukupit ng 200, mahihirapan na tayong lahat kasi 800 na lang. Dadagdagan pa ng isa o dalawa na kukupit sa 1,000, 400 na, 600 na lang matira para sa ating lahat. Kaya naghihirap na naghihirap dahil namonopolize na nung apat na yun at kukupit pa ang iba. What will happen? Because to keep the flowing grace that's supposed to be intended. Kaya nagigipit yung iba kasi ang iba ay sakim na kumuha para dapat sa lahat. It is not about economics problem. It is not about supply and demand na problema. It is about spirituality. There is a problem in our world today, not because we don't have the supplies, but because many of us are greed. Sarili ko, pamilya ko, angkan ko, wala akong pakialam sa iba. And this is not the intention of our Lord Jesus Christ. Kaya pong ating pagnilayan, kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, tinatawag nating Kristiyano, yung pong intensyon ng ating Panginoon sa Kristo, ayun din pong dala-dala nating intensyon sa pang-araw-araw nating buhay at tayo matatawag na tayo ngay kanyang tagasunod at tayo ngay Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sa sandaigdigan. Ang ating tutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan, naway isa loob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso, naway maging masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga lingkod pang mamamayanan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkalog mong kami huwag magpulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinapakiharapan sa pamamagitan ng anak mong minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa lahat ng oras,
June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1250 ng tanghali sa pamumuno ng kanyang kabunyan Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin sa ikatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pagkikiisa
sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka Nazareno, I know.